guys! This is Rabia, your Ambassador for Education and your Miss Universe Philippines 2020. And we are in our second episode of our Stories of Hope. And ngayon pupuntahan ko si Joyce. Si Joyce kasi isa siyang estudyante na nag-viral. Kasi habang nasa break siya ng kanyang pagtatrabaho sa isang fast food chain, eh, nag-aral siya, umattend siya ng online class niya. And ito na pag-order niyo, ma'am. Oh, thank you. Joyce, di ba? Yan mo, Rabia pala to. Oh my God! Hello everybody! So kasama na natin si Joyce. So, paano ka napasok dito? Kasi napakabata mo pa nag-start eh. You're 18. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari sa buhay mo kaya kailangan mo magtrabaho sa edad na yun? Ikikwento ko po. Oo! Maiiyakan ko! Ikaw ay umiyak! Okay na! Kasi po nung senior high ako, may tao po na dumating na sumira ng kabuhayan namin. Yung papa ko po at mama ko po, nagtitinda po sila ng ulam sa labas ng bahay. Tapos, okay lang naman yung pamilya ko. Wala namang problema. Wala kaming problema sa financial. Kasi makakasupport naman sila. Pero, yung problema na yun, yun yung bumagyo sa buhay namin. Isa yung na dahilan kung bakit halos hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Pero thankful po ako kasi na-achieve ko po. Nakapag-aral po ako sa tulong ng pagsisikap ko po sa pagtatrabaho. Ako, ayoko maiyak. Kasi nakikita niyo si Joyce talaga, parang she speaks from the heart. Yung experience niya, yun talaga yung nag-push sa kanya para magsumikap. Alam mo, gusto ko talaga yung sarapin, pero bawal kasi nga, di ba? Virus pa tayo kinakaharap. Pero maraming salamat, Joyce. Alam ko, emotional ka. And maraming salamat at sinare mo yung story mo. At sa edad na 18, hindi siya natakot na makipagsapalaran. I heard, dati daw, normal kayo lahat. From 7 to 4, nag-aaral. Opo. And 5 p.m. hanggang 12 a.m, nandito ka, naka-duty ka. Opo. So, paano yun? Nakakapagod eh. Diba bilang estudyante pa nga lang, after mag-aral ng ilang oras, pagdating mo sa bahay, parang wala ka ng energy mag-aral. Eh, ikaw, paano mo binabalance? Binabalance ko na lang po. Pagdating ko sa bahay, kadalasan, pagdating ko, nag-assignment ako. Yung ilan, naka-type na ako sa cellphone ko yung mga gagawin ko. Tapos, matulog na lang po hanggang 4 a.m. babangon ako kasi malayo yung sa amin ng sa school namin. 4 a.m. 5 travel na po sa school. Yung so I 1 to 4 na tulog para sa akin sakto na po yun. Ako pa naman pakatulog ako dati. Hindi ko ma-imagine na pakahirap. So, kasi sa mga hindi nakakaalam, si Joyce po, nag-viral siya kasi na-picturean ka daw na during your break time dito sa fast food chain ay nag-online class siya, guys. Imagine, ilang minuto lang dapat na para sa sarili niya, para makaupo-upo ka sana, makapagpahinga, makakain. Pero ginugol niya yun para mag-aral. Nakakaiyak! Saludo naman ako dun sa'yo. Salamat kasi po. Kasi naranasan ko din yun, guys. Naranasan ko dati na... Pero hindi naman kagaya ka, Joyce, kasi ang tindi araw-araw niya ginagawa yun. Kaya, Joyce, nako, pagtutulungan natin na sana pagdating ng araw, no? Pag kukuha ka na ng board exam, pag magtutulis ang guru ka na, pag isishare mo na yung story mo sa ibang tao, alam ko marami talagang estudyante yung hahanga sa iyo. At nagiging proud talaga sa kanya. Yun talagang isip ko, make your mama proud. So, patibayin mo lang yung loob mo. Alam ko mahirap. Alam ko minsan nakakatanghina ng loob, di ba? Opo. Lalo na po merong mga assignments na hindi ko magawa. Yung mazizero ako sa quizzes. Kasi hindi ako nakapag-aral. Ngayon, ano ba yung kailangan mo ngayon? Ay, ngayon po, ano po, ano, cellphone na lang po yung gamit ko, pero mahirap pa din po kasi wala akong... Kailangan ng laptop? Pwede na rin po, pero pag-iipunan ko na lang po yung laptop. Ito, promise ko talaga to. Ako na bahala sa laptop mo! Huwag ka na umiyak! Hindi, guys.
maraming salamat po talaga, Miss Rabia Mateo, sa binigay niyo po na laptop sa akin. Halos hindi po talaga ako makapaniwala, pero nasa kamay ko na po. Salamat, maraming salamat po talaga. Halos ilang taon ko na rin po yung pinangarap na magkaroon ng ganito, kasi mahirap po talaga na mag-aral na walang laptop, lalo na pag-college ka. At sa wakas, meron ako. Sana po marami po kayong matulungan na estudyante na nangangarap. Break a leg and bring home the crown. God bless po. Thank you.